So, hello mga kabisdak, it's me again, Janet TVP. It's at kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan i-subscribe at i-click mo na yung notification bell para mas updated po kayo sa aking mga susunod na video. So ito guys, nagdi-drain po ako ng oil. So tingnan niyo po, maitim na po yung oil niya. Pag sa generator po, 250 hours lang po ang kailangan na makatrabaho bago ka mag-change oil niyan. So ito din yung oil filter niya, 1R1808. So yan po yun. Yan. Dalawang oil filter po yun. So dito na tayo sa likod. So nandito yung fuel filter 1R0749. Yan po, fuel filter. So ito naman po yung water separator, guys. So yan po. So kailangan mo yan, 50 hours lang po yan ba para magde-drain po kayo ng diesel yan para sa good conditioning ng inyong generator. So ngayon, nagde-drain po ako. Ito po yung lagayan ng oil. Ito po yung dipstick. So yun, nag-change oil lang po ako ngayon dito for maintenance only. So wala guys, no, tingnan natin, diba? Hindi ko nabihan full yun para pag magtanggal ka, hindi yan magiging. So yun po, isang po yan, tapos isang po yun po yung one filter pa rin. So palitan natin yung dalawa, kasi 250 hours na po siya. So yan po yung number 2. Tapos number 3 yung sa kabila. So tingnan nyo po, palalapitan natin, ha. So yan po yung 3. So number 3, ilagay mo yan dun sa number 2. Yan po yung tamang pag sit up nyan. Gaya na no, 3. Dun yan ilalagay sa 2. Thank you.
So yan na girls, di ba 3 yung kanina yan? So ilagay natin yan, yung palitan natin ng 4 kasi nandoon na yun sa 2 yung 3. So yan oh. So yan na yung tamang setup niyan. So hope enjoy, meron po kayong natutunan yan. Napakasimpleng bagay lang yan pero yan para pag magtanggal ka ulit mabilis lang. Yung matigas.